sinubukan kayo ng ano mga bro, thermal paste at walang mabilihan diyan sa area nyo, kaya wala pa kayong pambili. So katulad niyan. Yan yung nanigas na thermal paste sa Katagalan. So gagawin niyo lang. Yan, gamitan niyo ng yan yung pinag-change ulan ng motor. So patakan niyo lang siya kaunti. Yan. Tapos hirap niyo lang siya paikot hanggang sa lumambot siya. Hanggang sa bumalik sa dati yung ano niya, lambot niya. So yan, bumabalik na. Pag kulang pa, lagyan pa ng kaunti. So yan, sigurado malulugi na yung factory ng thermal paste dito sa video ko na to. Laking tipid, di ba? So yan, bumalik na sa dati. So yan, matagal ko nang ginagawa to mga bro. Masasabi ko is safe siyang gamitin. So yan, bumalik na sa dati yung ano niya, thermal paste. Masa-masa na siya. Ganito rin ginagawa ko mga bro, pagka tumigas na yung thermal paste ko. Ayan. So yan yung lagayan ng thermal paste ko. So patakan nyo lang siya. Ayan. Kita nyo yung mga gilid-gilid, tumigas na siya. So haluin lang natin gamit yung ting-ting hanggang sa lumambot siya. So ganyan lang, luhaluin lang. Masasabi kong safe siya mga bro, kasi mamaya mga bro explain ko sa inyo. So yan, pag kulang pa, lagyan pa ng konti hanggang sa bumalik na yung dating lambot ng thermal paste. Haluhaluin lang. So ayan, lumambot na siya. Ayun o, hanggang sa gilid lumambot na rin. So malupit, diba? Lugi na yung ano nito, factory ng thermal paste. So ayan, lumambot na. Masasabi kong safe siyang gamitin mga bro, kasi so ayan, pinapatakan ko siya ng konti tapos sisindihan ko siya. So hindi siya basta-basta nagluliyab. Ayan o, hindi siya nagliliyab agad. Ayan. So hindi siya flammable. So ayan, hindi siya sumisindi. So, walang apoy. Ngayon, check naman natin yung resistance nung langis. So kahit i-sit natin sa pinakamataas na ray. So ayan, gumagana yung tester ko. Check natin yung resistance. So ayan, walang resistance.
So yan, wala siyang resistance. Kaya pag kung sakaling pumatak sa board yan, walang effect kasi wala siyang resistance. Ayan o. Galing, di ba?